hahatiin na natin siya. Titikman natin kung talagang masarap ba siya. So, ayan. Ayan guys, titikman na natin yung ginawa natin kanina na sweet biscuit. Tingnan natin kung masarap ba talaga. Mmm! Ang kakailangan natin mga ingredients ay Dream Whip, Cream Caramel, Cream, Cheese, Biscuit, Nescafe, Nesquik, Chocolate Powder, also milk. Tapos na natin kung paano gawin. Gawa muna tayo ng ano niya? Sauce? Sauce ba yun? Basta yun na yun. Gawa tayo ng ano niya? Ang cream. Sa akin kasi gawa na tayo ng cream niya. Lagay natin yung cheese. Mas maraming cheese, mas masarap. Sa akin kasi ang nilalagay ko mga minsan, mga 10. Sorry. 4. Lahat ko na to mga ano to mga siguro 12 pieces. Lagay na natin lahat para mas masarap. Yan. Pag kulang pa yung cheese, dagdagan nyo na lang. Mas masarap talaga kasi guys, yung madaming cheese. Tapos, lagyan na natin yung cream caramel. I-ano lang natin sila lahat. Sama-sama. Ayan. Tapos, sunod yung Dream Whip. Sigurado guys, kapag ito ginawa nyo, magugustuhan ito ng mga baby nyo. Yan. Kasi dapat gagawa ako ng cookies ngayon. Itinamad nga ako. Kaya, ito na lang mas madali. Tapos, Nescafe. Siyempre, kailangan mag-aga yung pait at saka yung tamis. Hindi masarap kasi kapag matamis masyado. So, lagay tayo ng 2 spoon. 2 big spoon ha. Ayan. Tsaka ng choco powder. 1 big spoon. Ganyan karami lang. Ayan. Siyempre, lalagyan na natin yung cream. Dahan-dahan lang paglagay. Baka matapon.
ay matanggal. Siyempre sayang yung laman niya. Kasi lalagyan din natin siya ng gatas. Ito na lang natin ilagay. Ganyan lang karami ha. Huwag natin iaabot dun sa ano niya, sa tip. Yung dami ng gatas. Ganito lang karami nilalagay kang gatas kapag nagagawa ako ng ano, sweet biscuit. Sabi na lang kasi ito yung name niya, sweet biscuit. Pero kasi sa dami ng ingredients nito, diba? Sarap talaga. Yan. Tapos lalagay na natin siya dyan. O, diba? Ganun lang. Tsaka natin siya i-ano. Biblend. Yan. Sorry guys. Nakamay ito guys. Tabi lang natin. Gagawin, gawa kayo ulit ng another ganito kasi maliit lang kasi yung Pyrex ko. Minsan ginagawa kong 3 layers. Kapag hindi pa siya masyadong creamy, kasi dapat creamy talaga siya. So, ayan, hindi siya ganong creamy. So, ginagawa ko, nag-a-add ako ng chocolate. Ayun, chocolate. Nag-a-add ako ng cheese. Ayan. Add ulit tayo ng cheese para creamy yung sauce, yung ano natin. Mas masarap kasi kapag marami siyang cheese. Talagang creamy na creamy siya. Ayan. Gawin ko na siyang 5. So, bali, ang nilagay ko is S. Ang nilagay ko ay 18 pieces na cheese. Lagyan na natin lahat. And, masarap kasi, guys, kapag ma-cheese yung ano nyo. Tsaka yung lasa niya talaga, promise. Mag-aagaw yung tamis at pait. O, di ba? Ganun lang yun. Tapos, tunayin natin ulit. Yan. Kita naman eh. Creamy na siya. Tikman natin. Tapos ngayon naman, tapon muna natin siya para hindi maano-ano. Basta ganyan lang. Ngayon naman, yung biscuit naman ang gagawin natin. Lagay tayo ng gatas dito. Layer-layer lang natin siya, guys. Layer-layer lang natin, ha? Ganun lang kadali, diba? It's so easy. Ano lang natin itong biscuit? I-dip lang natin sa milk, tapos ili-layer natin dito. Sunan natin. Mahirap eh. Pag may duhog, separate nyo lang kasi mamaya need natin yan.
Wow. Tapos i-layer mo lang siyang ganyan. Masarap talaga kapag yukay ang ginamit mong biscuit. Ganun-ganun lang. So guys, masya-shoutout ako habang gumagawa ko ng ganito, ha? Para naman hindi kayo mailat. Shoutout ko lang yung mga aking mga friendship na lagi masusupod sa akin, na nangigyan lagi. Mega-mega shoutout sa iyo, aking baby vlogs na si Janet. Janet Vlogs. Sa mga di pa po nakasubscribe kay Janet Vlogs, masubscribe naman po ang aking baby vlogs na si Janet Vlogs. And also kay Ate Arlene na napaka-supportive na aming admin si Ate Arlene Advice, guys. Baka di pa po kayo nakapag-subscribe kay Ate Arlene. Ate Arlene Alvarez, gumagawa po siya ng Arabic dish. So, sa mga gusto malaman kung ano yung mga Arabic dish, puntahan lang po ang bahay ni Ate Arlene Alvarez. Also, puntahan din po natin si Malditang Payat, ang aming supportive founder sa Team Bigaon, at saka si Kim Atikos, na magaling kumanta ng dahan. Ayan, dadahan-dahanin ka ni Kim Atikos sa kanyang pagmamahal. And huwag din po natin kalimutan si Cold 21 Soul sa mga nagyan. May pa-Starbucks, Starbucks si 21 Cold Soul. Puntahan din po natin ang ating kapatid na si 21 Cold Soul at ang aming kapatid na si Angel Noemi. Sa mga pa po nakapag-subscribe sa aming kapatid na si Angel Noemi, baka pwede nga naman din po subscribe. At si Alden Jasriad, pa-subscribe na lang din po. And sa aming mga Katin Bell Vlogs, Jets Rivera, ang aming architects. Tatak ni Jets Rivera, ayan, garantisadong di kalidad. Ang aming architect na si Jets Rivera, pa-subscribe na rin din po. At sa aming supportive friendship na si Bro Jobert Escapete, pa-subscribe na rin po. And also Japs and Moody, sa aming kapatid na napaka-supportive din. Pa-subscribe din po mga kapatid sa mga lipo po nakapagmahal sa aking mga baby loves. And also si Virgisilla, pa-subscribe na rin. At si Claire Gonzaga. Si Claire Gonzaga, guys, nasa Netherlands. Sa mga gusto malaman na paano gumawa ng Dalgona Coffee, subscribe na lang po si Claire Gonzaga. Meron po siyang Dalgona Coffee. And also, sa ang aming engine. At saka si, si Mother Buds. Pa-support din po ang aming kaibigan na si Mother Buds. Baka pwede nyo rin po siya i-subscribe. Pa-subscribe na lang po sa aming mga kapatid na si Mother Buds. Yung mga nabanggit ko po, pa-subscribe na rin po. At saka si Engineer Arthur Fina Florida. Pa-subscribe na rin po ang aming engineer si Arthur Fina Florida. May Fina ka na. Nasa Florida ka pa, tatak ni Arthur Fina Florida. Ayan. Siyempre, di ba? Maganda yung shout out natin yung mga kapatid natin habang may ginagawa tayo. Ganun natin sila ka-love. Tsaka siyempre si Ton Esmeralda. Puntahan din po natin si Ton Esmeralda. Nasa Dubai po yan. At shout out ko rin si Kuya Jobert Sirius. Mapapa Sirius ka. Hi Kuya Jobert Sirius. Also kay Papa Emon. Puntahan din po natin sila Papa Emon. Yung mga supportive friendship ko po na lagi nandiyan na tumutulong sa akin. Also si Kuya Manny Matters. Puntahan din po natin si Kuya Banners. Marami po siyang reaction video. Pa-support na rin po ang aming multis channel sa si Kuya Manny Matters. Also Christy Gaspar, isang multis channel at hindi rin pwede mawala. Si Kuya Jason na napaka-supportive na lagi nandiyan. Shout out sa'yo Kuya Jason na lagi ka nakasupport sa LS ko. Thank you po ng bongga. At syempre hindi po mawawala ang aming tatay. Si Kuya John. Si Kuya John po ang naging susi kung paano ko nakilala ang mga friendship ko na si mga tindigaan na yan. Napaka-supportive. Na lagi po nag-ALS ako. Wala silang absent. Yan lang po. At saka syempre, ang mga friendship ko din na si Janet Jacoba at si
Lupino Navales, tsaka si Bebe Loves, si Ablalabs ko, Maribande, si Chris Francisco, si Marichu, si Elizabeth. Ayan, mega shout out sa inyo mga ano ko, mga friendship. Ayan, thank you talaga. And also si Bakula, ang aking friendship na kapatid. Ayan. Yan lang guys, ganyan lang paggawa na. O, diba? Sobrang dal-dal ko, hindi nyo napansin. Malapit na siya, mag 2 layers. 2 layers ang ginagawa ko para masarap. Basta digit nyo lang siya sa gatas. Yung mga durog na biscuit, imimix ko yan dito ulit para mas lalo siyang creamy. Ganun lang. Or tinatapping sa tatap. Tinatapping sa tatap. O, diba? Yun guys, ayan. At saka syempre si Kuya Ardo Vlogs din po. Paki-subscribe na rin po si Kuya Ardo Vlogs sa mga gustong malaman kung paano magawa ng salad, Saudian salad, or kanya, mga dressings. Si Kuya Ardo Vlog lang po ang inyong puntahan. Pa-subscribe na lang din po. Ardo Vlog -69. Ayan, ang kanyang YouTube channel. Guys, pa-support na lang guys, ha? Maraming salamat talaga sa mga support sa akin na hindi nawawala at hindi nagsasawa. Also, si Music for My Sleepy Health, ayan, na lagi nag-play sa akin mga playlist. Maraming salamat sa iyo, bunso. At siyempre, hindi rin mawawala si Pinoy Music. At hindi rin siyempre, ay, Pinoy Music ba yung Pinoy Music? Hindi. Ano ba yung, mali. Hindi rin siyempre, mali, ano ba yan? Dami kong pagkakamali. Si Pinoy Relaxing Music, ayan. Shout out din kay Pinoy Relaxing Music. At syempre, sa aking friendship na si Daily Habit. Guys, sa mga gusto nyo malaman ang inyong kapalaran, puntahan lang din po natin si Daily Habit. Of course, ang aming teacher din, na nandiyan lagi nakaantaba, si Teacher Sir Daniel Best Ordinal. Puntahan na lang po natin si Teacher. Kung gusto nyo malaman about kay Teacher, puntahan lang po natin ang kanyang channel. Nadurog na po yung biscuit. Nadurog na. Naganyan natin yun dyan. Pagdurog, hindi maganda. Ayan. Kasi i-blend ko yan dito. Para mas creamy yung sauce niya. Ayan. So, tatlong ganito ang magamit natin. Baka kukulangan pa ngayon tatlo. Kasi maraming durog. Ayan guys, ganun lang kadali ang paggawa. At syempre, hindi rin pwede hindi rin mawawala ang aking kaibigan na si Erwin Orcales. Ayan, wala kita po yung mamonetize si Erwin Orcales. Napaka-supportive po yan. At syempre, ang aking friendship din, ang aking best friend na si Jamil Vlog 27, guys. Monetized channel na yan, guys. Pero napaka-supportive yan sa akin. Thank you, best, ha? Thank you talaga, best. At saka, syempre, hindi rin mawawala si KJ Max Yuruit Vlog. Ayan, mega shoutout sa mga monetized channels na nandyan. Ang tanong, nag-ALS ba ako talaga? Parang ako nag-ALS nito, eh. Galing yun, di ba? So, sobra siya. Kasi kapag nilagay ko to dito. Kasi magkukuha ko ng sauce, eh. Diyan muna siya. Kukuha ko ng sauce. Kukuha ko ng ano niya. O, diba nakita nyo, creamy. Lagyan natin niya sa middle. Kasi parang ano siya. Para ito yung tas matitira. Ay, yung ilalagay ko sa top. Ganyan lang. Ganyan. I-spread lang natin. Ganyan lang. O, napakadali, diba? Kahit anong meron naman cheese dyan na pwede nyong gamitin, pwede yan. Ganun lang. Ayan. Tapos, ilalagay ko tong biscuit dito. Para mas lalo siya maging creamy. Pero mamaya ko na iyan kasi baka meron pang durog. Sayang.
So, add ulit tayo ng gatas para lagay natin ulit ito. Pero hindi ko nagagawin 2 layers. 1 layers na lang, guys. 1 layer na lang ang gagawin natin. Damn, wait, I'm not finished, ha? Yan, tinago ko ng boss ko. Tinatanong niya kung tapos na ako. Sinabihan ko, mag-antay siya. Hindi pa ako tapos. Ganun lang yun. Swerte ako sa boss ko, guys, kasi napaka-bait niya, napaka-maunawain niyan. Kaya dahil dyan, mega shoutout sa'yo, aking boss, na napaka-bait, na napaka-supportive. Alam niya yan, guys, na nagbablog ako. Saka yung mga alaga ko din. Alam nila yan. Napaka-bait na mga yan, eh. Yan, igit nga natin. Durog na naman. Ganyan na. Tapos mamaya yan, lalagay lang natin sa ref para mag-bold siya. Para pwede na siyang kainin ng mga baguettes natin. O, di ba? Daming durog. Ganyan lang. Naano tuloy si Kuya Jan. Ahay! Si Kuya Jan. Ahay! Si Kuya Jan. Ayan. Ayan. Wala nang buo. At wala ko na sa mga speak. Wait, dahil nga ang finish. Ayan. Add lang tayo ulit. Ganun lang naman kadali. Ayan. Malapit na matapos. Oha, oha. Oha, oha. Basta guys, gawin nyo to guys. Magiging ito mga kidos nyo pag ito ay natikman nila. So, yung mga durog, sinabi ko diba kanina, lalagay ko dito. Kasi, dagdag ano din siya. So, tabi na natin ito mga kalabas para makita nyo yung buo. Ayan na nga. Yung gatas kanina. Yung gatas, ilagay natin. Ayan, okay na siya. Masyado siyang creamy. Ngayon, lalagyan na natin siya. Dito. Ganun lang. Sayang kasi yan eh, di ba? Yan. O, di ba masyado siyang pili? Kadali, gawin.
na sure magugustuhan ng mga junakis nyo. Ganun lang. Tapos spread lang nyo ng ganyan. O, diba? Mayroong hindi nadurog. Lagyan natin dyan. Yan. Extra. O, diba? Ang sarap. Tapos, ganun lang natin. Di pa yan tapos. Lagyan natin siya ng coffee. Para may konting pait. Kasi, tamis yan eh. Ganun lang. Parang design lang. And then design. Ano din. Para talaga lang. Ano siya. Tawag dito. Basta yun na yun. Timbang. Kumbaga. Nasa gitna. Basta yun na yun. Mahirap ipaliwanag. Kasi masarap yung. Nag-aaga yung pait. Aga yung tamis. Diba? Ganyan lang. Ayan na. Ang aking finished product. Oh, sarap. Tabi ko lang to para matla natin. Ganyan lang. Ayan na ang ating finished product. Tapos mamaya, yan na natin sa inyo kung anong lasa. Pag okay na siya sa rep, ilalagay ko lang siya sa rep. Teka lang, ayusin ko lang yung rep para malagay natin yung ating biscuit. Alamigin lang natin yan para mamaya pa nag-coffee sila. Ayan yung ano nila, katerno ng coffee. O kanina nagawa tayo ng hala. Guys, yung hala, pag sinabing hala, yan yung tinatawag nila mga sweet. Dito kasi sa Saudi, ang pag sinabing nilang hala, yan yung katerno ng coffee. So, lahat ng hala na sinasabi, mga sweet yan. Mga cake, chocolates, or kahit ano, ang tawag nila yung hala. So, ngayon, tuturuan ko kayo kung paano maglinis ng chicken. So, sa akin kasi, inaanoan ko siya ng vinegar para matanggal yung lamsa. Tapos, tubig. Lulubog ko lang siya kante. Ganyan lang. Ayan, basta na nalubog lang siya sa tubig na may vinegar. Tapos, nalagyan ko siya ng salt. Ayan, ganyan lang. Tapos, lalamasin ko lang siya ngayon yun para naano yung ano niya. Tanggal siya ng langsa. Tapos, tanggalin natin itong ano niya. Yung mga ganyan. Tapos, yung wet. Yan, tanggalin natin. Kasi magluluto ako ngayon ng kabsa. So, ayan. Tanggalin na lahat. Tapos, hahatiin natin. Lang may ice pa kasi siya. Kasi frozen to kanina. Ayan, tanggalin natin yung mga parts. Yung mga yan. Tapos hatiin natin.
natin to. Tapos ito. Ayan. Ayan. Para hindi malangsa yung chicken natin. Gigisa natin yung bago natin ilagay sa oven yung chicken. Pinapalambot kasi namin. Siyempre, kailangan pagmanuhin mo. Gigisa mo para may lasa yung chicken, diba? Pasensya na guys, ha? Maingay kasi magulo yung mga alaga ko tsaka yung boss ko. Ang tanong bakit? Di ko alam. Mala sila sa buhay nila. Basta ako magluluto. Yun lang yun. Mabait ang boss ko niyan guys kasi wala silang pakialam sa akin. Wala rin akong pakialam sa kanila. Ganun lang po yun. Diba? Walang pakialamanan. Ganun lang. Basta mahalaga, lalamon sila. Yan lang yun. Yan. Ganun yun eh. Ganun sila eh. Kanya-kanya kami life dito. Ganun natin para... Ayan. Ano lang. Ganyan. Kamatis. Sila dito guys, may rin sila sa kamatis. Lahat ata ng niluluto may kamatis. Ayan, digisa ko lang yung chicken. Luto natin ngayon kabsa. Ayan, ganyan. Ganun lang. Hindi naman kailangan ng paganda ang hiwa. Basta hiwa mo lang yung ganyan. Ganun lang yun. Yan, o diba? Tagal na kasi ako hindi nag-vlog. Kaka-LS ko. Nawala sa isip ko mag-vlog. Eh ngayon, ganado ako mag-vlog guys. Kaya samahan nyo ako, ha? Lumayas na yung boss ko. Hindi ko alam kung saan sila pupunta. Naka-lockdown kami ngayon. Pero andyan sila, lumayas sila. Bahala sila sa buhay nila. Ganun lang yun. Basta ako, bahala yun ako. Magluluto ako. Pagkain namin to lahat. Magluto sana ako ng sardinas. Kaso tinatabad ako. Kaya magluto na lang ako ng pagkain namin lahat. So, ayan. Ito naman tayo ngayon. Magigisa na tayo. Yan. Isa tayo. Lagay tayo ng mantika. Ito yung lagi namin kinakain. Manok, manok, manok. Walang kamatayang manok. So, pwede na kami lumipad kasi magkakapakpak na kami. So, ang inuuna ko guys, kapag ako nagigisa, hindi ko inuuna yung bawang. Inuuna ko yung onion. Ay, onion. Oo, onion. Ayan. Wala sa kulong. Ayan.
muna ko yung onion. Close ko lang yung door kasi maingay yung radyo. Yung radyo guys, dito guys sa Saudi, lahat ng bahay may mga radyo. Hindi para makinig sa mga music na kung ano-ano guys ha. Ang ano kasi dito lahat, maririnig mo yung Quran. Ganon sila dito. Yan, tips yan sa mga bagong pupunta dito. Ang bawat bahay dito ng mga ano, mga Muslim, may mga radyo sila na nakikinig sila sa Quran. Ganon po sila alam nyo na yun. Yan. Kaya wag na kayong magtaka kung maingay yung background ko minsan. Kasi na nga po yung radyo. Okay lang naman po yun. Walang problema po. Diba? Basta about kay God, okay lang yan. Yan, sagi-sagi-sagi. Kunting mantika lang guys kasi pangit yung panag-isa ka, ang dami-daming mantika. Pangit yun. Hindi maganda yung maraming mantika. Hindi yan maganda sa health. Oil. Basta yan. Yan, gisa-gisa lang. Kita nyo ba? Gusto natin ilaw. Ayan. O, diba? Ayan. Ganyan lang. Tapos, susunod ko yung kamati. Ayan. Ano na ngayon dito? Alas dos na. Ang lunch namin ngayon dito is 5 o'clock ng hapon ang lunch namin. Tanong, kasama ba kami sa lockdown kami ng tatrabaho dito sa loob ng bahay? Oo, kasama kami sa lockdown. Bad yun eh. Mabuti pa yun. Ay, hindi. Mali. But, tanong, di ba? Lockdown ngayon. So, no work, no pay ang karamihan sa ating mga kababayan dito sa Saudi Arabia. Yun nga lang, kapag natrabaho sa parlor, syempre, no work, dahil lockdown, wala naman ang papaganda, di ba? Wala din naman kung ano-ano dyan, di ba? Nag-lockdown nga eh. So, yung iba, sarado yung mga ano, lockdown sila. Wala silang work. So, no work, no pay. Kawawa naman sila. Eh, paano naman kami nagkatrabaho sa bahay? Lockdown nga, di ba? No work, no pay. Pero sa amin, may work kami, may pay kami, pero yung work namin sagad-sagad na kasi nag-iba. Dati, hindi siya lockdown. Alas 9 ang tulog ko. Ngayon, ang tulog ko alas 4 na ng madaling araw. Pero gumigising ako ng alas 9 o kaya alas 10. So, unlimited work po ngayon kasi nag-lockdown po. Marami pong gutom ang mga boss natin. Kumbaga napaaga po yung Ramadan. Kaya ayan. Kaya sa mga gustong magtrabaho dito, huwag kayong magtaka kung tutulog kayo ng mga madaling araw kasi ang mga boss natin, may lahi silang aswang. Hindi sila natutulog ng tamang tulog kagaya sa atin. Hindi rin sila kumakain sa tamang oras. Ang oras kasi nila ay bahala na. Kumbaga, walang unlimited gutom sila. Kung anong oras sila magutom, magluluto. Kain sila ng kain. So, ayan, ganyan na yan. Pwede na natin lagay yung chicken para masangkot siya. Ay, wait lang. Lalagyan ko pa pala siya ng mga ibang ano. Lagyan ako ng star anise. Maganda yan guys, star anise. Tapos black lime. Pantanggal siya lasa at nagbibigay siya ng scent. Of course, bay leaves. Cumin. Coriander powder. Dito sa Saudi guys, mahilig sila sa mga herbs. Sa mga baguhan na pupunta rito, magtataka kayo kasi 'di ba sa atin, bawang, sibuyas, betchin, asin, magic sarap. Okay na 'yan. Dito maraming herbs nilalagay sa lahat ng niluluto nila kaya makita mo naman sila healthy. So pag nandito ka magiging healthy ka. So mix lang natin. Mix lang natin siya ng ganyan.
kalat lang natin yung ano, kamatis. Kasi yung papatong yung papatong ko yung chicken. Ayan. Wait lang natin siya. Takpan muna natin para mabilis siyang maluto. Ayan yung salad namin. Carrots, cucumber, bell pepper, kuspara, spinach, at saka parsley. Tapos, beetroot and roman. Ayan. So, paano maghihiwa lang ako, guys, ha? So, ito na yung kaninang salad. Ayan. Tapos, ayan yung beetroot. And ito yung roman. Ayan. Ito yung tamer, guys. Ayan. Kasi mamaya magko-copy, kaya nilabas ko na para hindi malam. Chicken, inano ko na, inahon ko na. Tapos, ito yung tubig ng chicken. Ayan. Isasabaw ko mamaya sa rice. Ayan. Tapos, lalagay ko yan sa oven para, syempre, alam nyo na. So, ngayon, ito naman yung rice. Inugasan ko na siya. Bababad ko lang sa konting water para mabilis siyang maluto mamaya. 3 cups lang yan. Ayan, 3 cups. Tapos, ang pantutubig ko dyan, itong 3 cups lang yan. So, ang pantutubig dyan, itong tubig ng chicken. Ito na yung chicken kanina. Nilagay ko na sa oven. Tapos, yung rice. Ito naman, malapit na siya. Ayan. Yung tinubig ko dyan, ito. Meron pa natira. Ayan na yung lunch natin. Diet kasi ako, kaya fresh vegetable salad lang aking kakainin. At saka ang chicken. Ayan, tama na yan sa akin. Busog na ako mamaya-maya. Mabubusog din ako nito. Tapos tubig na lang. Kasi medyo chubby na tayo. Kaya kailangan na natin magbawas ng timbang. And then, mamaya naman, papakita ko naman sa inyo yung ginawa kong sweet biscuit. Katerno niya ay coffee. Arabic coffee. So, paano? Kakain muna ako, guys. Diyan muna kayo. Ayan yung Arabic coffee na sinasabi ko sa inyo. Turn yun ng sweets. Ayan. Sinalin ko na yun. Wala siyang sugar, kaya papait yan, guys. Pero carry naman siya kasi kapag natagalan nyo na, malinamnam naman na siya. So, ang turn yun yan. Ayan, kamar at saka, ayan. Mamaya ako naiakit kasi iaano ko pa yung hala mamaya. Papakita ko sa inyo. Okay? Hahatiin na natin siya. Titikman natin kung talagang masarap ba siya. So, ayan. Wait, Dam! Da? Kala nga, makulit kasi yung boss ko eh. Makulit yung boss eh, no? Ayan. Okay, wait ha! O, diba? Tignan natin kung ano yung lasa. Tabi nga natin to. Makulit. Balik natin sa rep. Yan, dadalhin ko lang sa alaga ko. Musigahan nila kung masarap. Ayan guys, titikman na natin kung anong lasa ng ginawa kong sweet biscuit. Hindi siya matamis. Nag-aagaw yung pait niya kasi sa Nescafe.
tsaka sa ano. Kaya, okay to sa manita diet. Gaya ko. So, try it to believe it para matikman nyo, di ba? Gaaga yung tamis niya tsaka yung pet na sa Nescafe. Tamang-tama lang to kasi hindi nakakasawa. Madaling gawin. Tsaka, masarap. So, try it to believe it para sure talaga magustuhan nyo to. Promise. Sa mga di pa nakapag-subscribe, subscribe na po para every time mag-upload ako, updated kayo. So, hanggang sa muli na lang po. So, maraming salamat. Kakain muna ako. Sarap eh. So, bye-bye. Until next time. Bye-bye.